Matapos nga po ang kaimpre-impre Cebuhang knockout victory ng ating bida na si Mark Magnifico Magsayo kontra sa Amerikano si Pablo Cruz na tirador ng adobong bayawak. Apat na buwan lamang po nakalipas ay sunod naman itong nakapatayan ang laman lupang Mexicano na slugger at knockout artist na si Julio Pulito Ceja na tirador ng ginisang ostrich para sa isang world title eliminator bout. Ang magwawagi sa labang ito ay siyang maging rank number 1 contender ng Noy WBC featherweight champion na si Gary Russell Jr. na may lahing mambabarang at manananggal. Hindi basta-bastang fighter ang makakalaban ni Magsayo na si Ceja, mga kaibigan, sapagkat may pambihirang knockout power din ang Meksikanong ito na kapag tumama sa'yo ay para ka na rin hinampas ng isang kahong lagundi planak sa moxicillin, dolpinal, solmiux at robitussin for dry cap. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito, mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka palagi sa mga bago kong upload. Sa katunayan niya niyan, mga kaibigan, sa panimula ng karera nito bilang isang professional na halimaw ay nakapagtala na agad ito ng 18 sunod-sunod na panalo na lahat nga po ay puros tulog sa kangkong ang inabot. At ang matindi pa nga dyan, mga kaibigan, ay karamihan sa mga knockout win nito ay puro sa first round lang ang inabot na mahiya mo mga inutusang bumili ng alak at ang binili ay bulak. At yan nga po ay nangyari sa loob lamang ng 4 na taon mula taong 2009 hanggang 2012. Bukod dyan, mga kaibigan, ay dati na rin itong naging world champion. Nang masungkit nito ang bakanting WBS Silver Bantamweight title kontra sa kapwa Meksikano na si Juan Jose Montes via 10 round technical knockout sa pamamagitan ng top silog punch. Taong 2015 naman nang maagaw nitong WBC Interim World Super Bantamweight title sa isa pang Meksikano na si Hugo Ruiz na tirador ng dinaing na kalabaw sa loob lamang ng 5 rounds. Kaya naman, masasabi nating isang napakadelikadong laban ito para kay Magsayo dahil mas malakas at di hamak na mas malawak ang karanasan nito sa pakikipagpatayan at pakikipagpumpiyangan sa ibabaw ng lona. Sa isang online sunggala naman, mga kaibigan, ay makikitang halos patas lang ang dalawang fighter sa tayaan. Pero ganun pa man, ay madaming nagsasabing liyamado daw si Ceja sa kanilang magiging laban at malabo daw manalo itong si Magsayo dahil nakikipag-sparring lang naman daw ito sa mga lamok, alimasag, suso at alimango. Ayon pa nga sa isang kilalang betting site na TheGamblingSites.com ay bagamat undefeated daw itong si Magnifico ay wala pa naman daw itong nakakalaban na dikalibreng halimaw kumpara kay Ceja na ilang beses nang napasabak sa mga dikalibreng engkanto, malignot aswang. Pero ganun pa man, mga kaibigan, ay maraming boxing fans ang hindi sang-ayon dito at ultimo nga po ang ating pinakamaangas na boksingero, Jean Riel Cuadro Alas Casimero, ay hindi pabor para sa Meksikano sapagkat sa mga hindi kasi nakakaalam ay bago pa man maganap ang laban ng dalawang ito ay nakasparing na ng angas ng Pinas Cuadro Alas itong si Ceja at di umano ay binugbog lamang niya ito ng binugbog ng bugbog de alimpungatan. Eh Magsayo! Eh Magsayo! Oh! Kaya naman alam niya na kayang-kaya itong romansahin ay step patulugin ni Magsayo sa kanilang magiging laban. Bago ang kanilang sagupaan ay may suwabing kartada ang ating kababayan na 22 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 66.67 knockout ratio. Samantalang ang Meksikano naman ay may banayad na 34 na panalo,
28 ay tinapos via knockout, 4 na talo, 1 tabla at may napakataas na 88.68 knockout ratio. Ang kanilang laban ay ginanap sa T-Mobile Arena Las Vegas, Nevada, USA, kung saan ang main event dito ay ang sagupaang Manny Pacquiao versus your Dennis Ugas na tirador ng baboy na balasubas. Sa mismong laban, unang round pa lamang ay nakascore na agad ng knockdown si Magsayo matapos tumama ang isang lumalagablab na left hook sa mukha ng Meksikano na mahiyamoy ng pas ng tricycle. Subalit makunat din talaga ang lambes sa mukha nito si Seha, mga kaibigan, sapagkat imbis na umatras matapos bumagsang ay tila mas lalo pa itong lumakas at ginanahan sa laban na mahiya mo nakarobust na unggoy. Sa mga sumunod na round ay inatake na nito ang esophagus at small intestine ni Magsayo, dahilan upang manghina at mapangwi ito. Pagsapit ng round 5 ay dito na umepekto ang mga suntok na pinapakawalan ng Meksikano sa katawan ni Magsayo. Kung mapapansin nyo kasi, mga kaibigan, ay bahagya ng bumagal si Magsayo dito na agad namang sinamantala ni Seha upang maipatama ang isang solidong left hook sa nguya-nguyaan ni Magsayo na naging dahilan ng pagbagsak nito. Come on. Shoot.
Kung mapapansin nyo kasi mga kaibigan, in fighting style ang ginagamit ni Seha sa labang ito o malapit ang pag-atake gamit ang top silog punch. Sobrang epektibo nito para maisenta pang body shot sa katawan ni Magsayong. Kaya naman pagdating ng round 7 ay dito na nakaisip ng malapit na diskarte ang legendary coach na si Freddy Roach upang basagin ang opensa ni Seha na mahiya mukha ni Bal na Pusa na marunong magluto ng siopaw. At dito nga sinabihan niya si Magsayo na sa susunod na round ay gamitan na niya ito ng clinch o pagyakap sa tuwing papasukin siya ng Meksikano. At dahil nga po sa diskarting ito ni Magsayo, mga kaibigan, ay unti-unti na siyang nakabawi sa laban. Pagsapit ng round 10 ay dito na tuluyang winasak ni Magsayo ang sintido at bahay tain Seha. Finish him! Hanggat hindi mga nakakatikim ng kalampag di alimpungatan at bugbog di kalimo ang mga ganitong klaseng boksingero ay hindi ito titigil, kakangaungaw at kakaangas. Ngunit sa sandaling makatagpo at makaharap na nila ang parusang ibinagsak ng tadhana at gumamit ng instrumentong mga tao upang turuan ang mga ito ng leksyon de pangkalawakan ay siguradong titiklop at magkokorting mangga ang mga mukat sipit-sipitan ng mga nguya-nguyaan ito dahil sa bugbog na kanilang daranasin sa kamay ng mga mandirigmang naatasan. Kagaya na lamang ng Meksikanong ito, mga kaibigan, na tiniguri ang Dabai script dahil di umano ay kapag tinamaan ka daw ng mga suntok nito ay para ka na rin daw pinihit ng bad trip na mekaniko na isang buwan ng walang gawa ng walang pakundangan gamit ang Dabai script na singlaki ng nail cutter ng elepante at balyena na may halong tetano. Medyo maangas ang tarasa at hindi maganda ang buga-buga at aura ng boksingerong ito, mga kaibigan, dahil medyo may pagkamaangas at talaga namang primera klaseng kayabang ang taglay din ito sa pangangatawan pagdating sa pakikipagbuntalan at pakikipaglaban. Sa katunayan nga po niyan, mga kaibigan, may mga haka-hakang binalak daw itong ipalaglag sa 5 senior citizen na mangkukula at 7 albularyo at talaga namang pinagtulong-tulungan ng hilahin dahil di umano ay 5 daw ang mga puyo nito sa ulo. Sinasabunutan na daw ng inam ng mangkukulam eh. Yun nga lang, napakatatag daw talaga ng kapit sa pulbol at hindi napansing nagbara daw sa sipit-sipitan kaya ayon, ligtas ang damukos na matay sa hapo ang mga albularyo at mangkukulam. Bata pa lamang daw ito ay talaga namang sakit na daw
daw sa ulo. Ang pag-uugali nito at napakasarap daw isilid sa sakot iligaw ang buong katawan. Dahil di umano ay basagulero at palasagot daw ito sa mga maestro at maestra ng pabalang. At excited palagi sa reses at uwian. Hinamon pa nga daw ng suntukan ng gwardiya eh. Dahil ayaw siyang palabasin dahil hindi pa nga naman daw talaga uwian at flag ceremony pa nga lamang. Ika ng gwardiya. Kaya naman, dahil na rin sa katigasan ng ulot nguya-nguyaan ng batang ito, ay napilitan na lamang ang mga magulang ito na ibigay ang hilig ng walang ligalig. Maaga itong in-enroll sa boxing at talaga namang ganadong ganado. At kitang-kita ang kagalakan sa kanyang mga mata at mga labi. Dahil kung anong batugan at tamad nito sa pag-aaral, ay siya namang sipag nitong makipagbuntalan at makipagsuntukan. Kaya naman, pagpasok na pagpasok nga po nito ng kanyang amateur career, mga kaibigan, ay 36 na sunod-sunod na impresibong panalo agad ang bumungad dito. At nakapagtala lang naman po ito ng katakot-takot na 126 na panalo sa kanyang buong amateur career at 3 talo lamang. Naging kampyon din ito sa Mexican Youth Boxing Federation at nakasungkit ng ilang medalya sa pandaigdigang kompetisyon sa boxing sa edad lamang na 17 taong gulang. Kaya naman, nang dahil sa mga achievement ng boksingerong ito, mga kaibigan, ay tila sumobra ang kumpiyansa nito sa boxing at talaga namang nag-uumapaw ang taas ng tingin sa sarili at maagang pinasok ang mundo ng professional boxing sa pag-aakalang siya na ang susunod na magiging hari ng pampalakasan sa boxing. Ngunit sa kabila nga po ng kaangas-angasan ng boksingerong ito, mga kaibigan, ay talaga namang may bigat, binatbat at may pagmamalaki din naman talagang tunay ang tinaguri ang dabay script ng mga Mexicanong ito, mga kaibigan. Unang salang nga po nito sa professional boxing ay buwena manong 10 sunod-sunod na impresibong panalo agad ang ipinamalas nito at talaga namang pinatulog ng inam ang mga kalaban. Sa pagkakataon niya na ito, mga kaibigan, ay tila umapaw na ang bilib sa sarili at sumobra na ang kayabangan taglay nito hanggang kasingit-singitan ng kanyang pag-uugali at pangangatawan. 11 Hulyo taong 2015, tuluyan nang itinapat si The Vice Grip sa nag-iisang Triple M ng Pilipinas na si Mike Magnifico Magsayo. Si Albert Pagara ang gusto daw makaharap ng Mexicano, mga kaibigan, dahil di umano ay gusto daw nito ang medyo maangas at malakas na kalaban. Subalit si Magsayo lamang daw ang binigay sa kanya ng kanyang promoter na siya namang ikinadismaya ng maangas na boksingerong ito, mga kaibigan. Dahil di umano ay masyadong hilaw at bagitong-bagito pa daw ang boksingerong itinapat sa kanya at mukhang may gatas pa daw sa nguso. Isang insulto daw para sa kanyang itapat sa baguhan at nagsisimulang boksingero pa lamang at wala pang napapatunayan. Dapat daw sa kanya ay isabak sa mabibigat na kalaban at talaga namang may mga pangalan. Pero wala na daw siyang magagawa kung yun ang napagdesisyonan ng kanyang mga promoter. Kaya ibubuhos na lamang daw niya ang kanyang buy script kay Mark Magnifico Magsayo. Gagawin daw nitong pampataba sa kanyang kartada ang papasibol na boksingerong nagmula pa sa Pilipinas. At sisiguraduhin daw nitong pagsisisihan nitong itinapatang katulad niya sa isang halimaw na bumagsak sa good manners and right conduct na subject. Huwag daw siyang sisisihin kung magpi-50-50 siya sa ospital pagkatapos ng kanilang laban. Siguraduhin din daw na sa mismong laban ay may nakaabang na ambulansyang may dala ng oxygen at paunang gamot kagaya ng Planax, Dolpinal, Skelan, Salbutamol, Tetracine, Robitussin, Buscopan, Vicks Vaporub at Lagundiplemex. Bibigyan na lamang daw niya ng partida si Magsayo. Parehas kaliwang sapatos at gloves daw ang gagamitin ito. At plastic labo naman ang gagawing brief at medyas sa mismong laban. Sinugot naman ito ng ating pambato at sinabing hindi daw siya hilaw dahil hindi naman daw siya pagkain eh. At lalong wala na daw siyang gatas ng uso. At yung sinasabi daw niya magpi-50-50 siya sa ospital ay baka siya pa nga daw ang mag-60-40 sa ambulansya. At ipapakain daw nito ng buong buo ang lahat-lahat ng pangtatasto at kayabangan na pinagsasambit nito sa kanya. May kartadang 17 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout. At isang talo lamang ang Mexicanong mananabas na ito, mga kaibigan. Samantalang ang ating pambato naman ay may 10 panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anumang talo. Ginanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel and Casino, Barangay Lahog, Cebu City. Paglalabanan nila ang bakanting IBF Youth Featherweight title. Sa mismong laban, grabe ang daming pailaw at mga tao. Gusto kasi nilang masaksihan kung papaanong kakatayo ni Mark Magsayo ang hambog at mayabang na Mexicanong boksingerong ito, mga kaibigan. Unang round, matindi ka agad ang mga palitan. Gitil na gitil ng Mexicano eh. Palumpalo eh oh. Maya mo hindi papahuli ng buhay eh. Samantala, tinamaan ng sunod-sunod na kaliwa ni Magsayo ang Mexicano. Ngunit imbis na indahin ng Mexicano, ay mas lalo pa itong nagyabang at iminumustra pang maigi ang mga pisngi na tila hinahamon pang maigi sa Magsayo na sumuntok ng sumuntok. Ay, itang kuminan ng Pilipino,
Walang hiya mo ng yabang nito, mga kaibigan. Oh. Grabe, napakalaki naman ng pisngi. Mahiya mo papit ni Jigsaw na kumanto ang tabas ng pisngi. Oh. Pinapagpag pa ng ina ang mga kamay. Ano kayang ibig sabihin niya dyan? Hindi mo malaman kung gustong makita edits ni Magsayo o pinapasugod si Magsayo eh. Parang sinasabi kasing huboy ng salawal at gustong makakita ng buhay na kobra eh, oh. Samantala, hindi naman nagpadala si Magsayo sa mga kabalastugan nitong Mexicanong ito, mga kaibigan. At tining na tining pa rin ito sa pakikipaglaban. Vamos, repetición, mejores momentos de ese primer asalto entre Masayo, el magnífico de Filipinas, invicto, enfrentando a Rafael Reyes, y ahí estaba el jab que le hablaba José Luis Castillo de izquierda de Masayo. Round 2. Kitang-kita ang kalamangan ng ating pambato sa Meksikano, mga kaibigan. Para kasing korting gasol ang pangangatawan nito eh, oh. Lalo na kapag nakatalikod. Samantala, nagkakapalitan na ng malalakas na patama ang dalawang boksidor na ito, mga kaibigan. Ngunit, pansamantalang ipinatigil ng referee ang laban dahil di umano ay tinamaan daw sa rambutan si Magsayo. Pinagsabihan tuloy ni Rep. si The Vice Grip. Sa pagpapatuloy ng laban ay niratrat na ng niratrat ni Magsayo ang Mexicano gamit ang kaliwang kamay. Pero tinawantawanan lamang siya ng Mexicano na talaga namang parang nakakaloko. Ang sarap bakyay ng nguyang-nguyan at bisligan ng lalaugan eh, oh. Samantala, bago matapos ang round ay nag-ali shuffle pa talaga ang Mexicano na talaga namang parang may tililing. Nalaglag tuloy ang suit niyang pacifier. Round 3, dito na pababagsakin ni Magsayo ang mayabang na Mexicano, mga kaibigan. Bigla kasi itong tumigil eh. Nagre-reklamo, biniyagan daw siya ni Magsayo. Hindi tumingin eh, nasabgo tuloy siya ni Magsayo nung wala sa oras. Sa pagkakataon niya pong ito, mga kaibigan, ay hindi ikinatuwa ng mga Meksikano ang pangyayaring ito dahil di umano ay bias daw ang ating kababayan na referee at madugas daw maglaro si Mark Magnifico Magsayo dahil hindi naman daw nakatingin ang kanilang pambato tapos babanatan. Eh ang masasabi ko lang dyan, mga kaibigan, ay kaya nga umpisa pa lamang ng laban, sinasabi na ng referee na protect yourself at all day, diba? Pero tingnan niya natin, mga kaibigan, kung talagang biniyagan ni Magsayo ang Meksikano. Oh, di ba? Kitang-kita naman, oh. Napakalinis. Hindi sa rambutan ang patama. Maliban na lamang kung diroskas ang itlog niya, nalilipat sa tiyan, low blow talaga 'yon. Sa pagpapatuloy, magsisimula pa lang ulit ang laban. Nauntog na naman biglang Mexicano kay Magsayo at nagrereklamo na naman. Ang laki kasi ng ulo eh. Parang sayoteng walang korte eh, oh. Samantala, dito na magyayabang ng inamang Mexicano. Pinapagpag ng maigi ang kanyang mga kamay na talaga namang parang ogag. Diferencia en cuanto a lo tenis, de lo que es la limitación que tiene en cuanto al boxeo, comparándolo
ser la clave. Va a ser la clave, yo pienso que va a ser la clave. Ay, qué magnífico. Bien, esperando, esperando. Lo contragolpeó muy bien, entró la derecha. Se queja. Rapidito, Rafael Reyes y Fito Masaño. Buscando ahora los ganchos. El mágico Masaño Rampor, may pagkamadugas din pala talaga tong si The Vice Grip, mga kaibigan. Biniyagan siya magsayo eh. Naghihigantay, grabe. Tignan nating may game, mga kaibigan. Ayun o, visit kang gasol ka, madugas ka talaga eh. Ang sarap mong kalbun sa kutos at guskusin ng steel ball sa singit eh. Dapat sayo, dinodos por dos ng may pakong dising kong bakya eh. Masayo. Round 5, dito na ipapakita ni Magsayo kung gaano katapang at kamakapangyarihan ang isang dugong maharlikang Pinoy. At dito na rin niya ipapalamon kay The Vice Grip ang lahat ng kayabangan niyang ipinamalas. Mark El Magnifico Masayo, Rafael Guerrerito Reyes. Al momento, El Magnifico Masayo. Pero yo pienso que el pundonor, las ganas le ha puesto el Reyes. La justa de Reyes de lanzar muchos golpes y sin fuerza. Ahí está. Mandan a lanzar golpes al cuerpo a Rafael Reyes. Pero descuida mucho la guardia también, José Luis. Ahí está, descuida a la guardia y lo abre. Debe de bajar los golpes al cuerpo para hacer un poquito más de daño a Reyes. Pero como te digo, le falta experiencia, que tiene 2 años peleando ya. 16 y 4 el récord. Sí, sí, y ya tiene 50 de defensa personal. Atacando con todo el hombre de Filipinas. Y tiene quijada, pero está tambaleando. Se tambalea. Rafael Reyes ataca con todo el magnífico. Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado. ¿Cuántas veces ha querido ahora con la izquierda? Y se va la lona, no al mar. Agarró confianza. Y entre más larga fue la pelea, pues iba ganando claramente. Iba en cabellito de Hacienda. Seis veces contundente y sólida, fuerte, y lo ponía a marcar.